Guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2023 Honda HR-V 1.5 SCVT Ignite Red Metallic. Guys, ito yung entry level. And the same time, ito yung non-turbo variant. Ang kanyang price is 1,389,000 pesos. So, turbo na kayo ngayon sa ating featured unit for today. So, dito tayo ngayon muna guys sa front portion natin. Which is nakikita nyo, it's more on nasa elegant side siya ng design. So, ang design structure ng ating Honda HR-V, it's more on nasa luxury side na kasi. So, mamaya ipapakita ko ibang panels kung bakit ko nasabing luxury na ang design ng body ng ating Honda HR-V. So, dito sa front portion natin guys, naka-LED headlights na tayo with daytime running lights. LED fog lamps, glossy black front grille, then honeycomb pattern ang ating lower front bumper. So kung bakit ko nasabi na it's more on as a luxury design na yung body structure niya, pwede mo kasi siyang i-compare sa mga luxury brands na ang pinaka-design ng mga crossover nila is almost the same doon sa Honda HR-V. So, regarding naman sa engine natin guys, equipped siya ng 1.5 CVT or 7-speed automatic, 121 horsepower, 145 Nm of torque, double overhead cam, the same time, front wheel drive. So, powerful ang engine natin niya. Yet, fuel efficient. So, yun yung mga best asset ng ating engine. So, guys nga pala, baka matanong nyo, hindi ba siya underpower? Well, kayang i-comply ng double overhead cam na 1.5 CVT na engine ang kanyang body. So, hindi siya underpower, guys. So, tour ko naman kayo ngayon sa sides, passenger side. So, regarding naman sa ating alloy wheel, so two-tone siya, black and chrome, 17-inch, ventilated disc, ating brake sa front, MacPherson strut naman ang ating suspension sa front din. Then, ground clearance is 196mm. So, mataas ang ating unit, guys. Pero hindi naman sobrang taas. So, ideal pa rin sa mga kids and sa mga elders. Para pumasok sa unit is very comfortable, the same time convenient. Door integrated side mirror. So, ang case ng ating side mirror for the upper portion is body color. Then, ang kanyang lower portion naman is matte black. Nandito na yung side turning lights niya sa side mirror na mismo. Body color door handles, same time, smart entry na rin siya guys. So ito yung pag-lock, and ang pag-unlock naman isalagay lang natin ang kamay natin sa door handle. Then ang pinto naman natin sa back portion, nasaan ba ang door handle ng Honda HR-V sa likod na pinto? So guys, nandito siya. So, sa design pa lang ng door handle natin sa second row door is napaka-elegant na. The same time, premium ang kanyang design. Then, sa likod naman, naka-solid disc brake tayo. Then, axle type naman ang ating suspension sa likod. Then, solid disc ang ating brake nga pala. So, na-mention ko na nga pala. Sorry guys. Umulit ako. Ayan. Tapos, ang ating fender is matte black. Then, sa upper portion naman natin, sa ceiling, naka-shark fin antenna na tayo. And meron na rin siyang spoiler. Third brake lamp. Then, pakita ko lang naman yung likod, yung passenger side. So, kung na-notice nyo, guys, dito sa tailgate, ito yung sinasabi kong design.
So, ceiling hanggang sa center ng tailgate, iba na yung kurba o shape nung ano, nung tailgate natin tsaka rear. So, it's more on paano siya paslan. So, kaya siya nagmukha siyang ano, luxury brand. Tapos, pakita ko naman ang back portion natin, guys. So, very ano siya, very... ano siya, head turner. Or makakot niya yung attention mo pag nakita mo siya sa daan. Kasi iba talaga yung pinaka-design niya. Then, regarding naman sa taillights, LED na tayo, guys. Then, ang maganda nga pala sa taillight ng Honda HR-V, pag naka-on ang headlights mo, normally, sa taillight, itong portion lang ang bukas na ilaw. Pero ang ginawa ni Honda, pag naka-headlight ka, so ang ilaw mo sa likod is buo. So meron ka dito sa side, the same time, itong mahabang ilaw na to, hanggang doon sa kabilang side, is ano siya, yung pinaka taillight mo pag sa gabi. So na visible tayo sa daan lalo. At same time, napaka-elegante niya tingnan lalo na paggabi. Then, ang ating emblem is nakasurround siya ng glossy black surrounding. Then, Honda emblem na chrome. Then, meron na siyang reverse camera, guys. Then, matte black naman ang ating lower bumper. So, tapos meron tayong dalawang reflector dito sa lower bumper. And option naman natin, guys, pwede natin siyang palagyan ng backup sensor. Kung gusto niyo lang naman siyang palagyan. So, nag-i-install kami dito sa dealership. So, buksan ko lang yung tailgate natin, guys. So, as you can see, napaka-spacious ng ating cargo space. The same time, flexible nga pala siya, guys. Bakit siya flexible? Kasi yung second row seats natin, naka ULT or utility long tall mode na second row seats. So mamaya explain ko siya kung bakit siya flexible. Then, explain ko lang, ang spare tire natin is donut type. So dito na rin nakalagay yung tools niya sa side naman. Jack. Then yung tools natin is dito. Then meron siyang tonneau cover, guys, na detachable. Para at least meron tayong cover para sa mga luggages or sa mga bagay na ilalagay natin sa likod. So pakita ko lang pala, guys, kung bakit siya flexible. So yung second row, guys, meron siyang lever dito sa side na to. Sa upper left ng ating second row seats and upper right sa kabilang side. So, pull mo lang to. Magfa-flat na siya. So, 60-40 ang division. So, adjustable din ang headrest natin. So, i-pull ko rin lang, guys, para ma-imagine nyo kung gano'ng ka-spacious ang ating second row. Sir Ferdy! So, lalo na pag dalawa lang tayo passenger, pag driver and passenger lang, very spacious ang ating second row, the same time itong cargo space. And ang maganda nga pala, guys, sa second row seats natin, yung pinakaupuan niya, yung upuan niya itself is naaangat. So i-demo ko lang, guys. So both sides naman. So angat na natin pinakaupuan. So, meron tayo additional cargo dito. Lalo na kung meron kayong mga small dogs and dog cages na gusto nyo nasa likod siya, dito nyo siya ilalagay. Or siguro mga small luggages. So, pag gusto mo na siyang baba uli, i-turn mo lang itong foundation ng seat. Then, gentle lang ang pagbaba. So, kailangan makinig mo na naka-fit na yung pinaka-steel or pinaka-bakal doon sa ilalim. At wag na wag natin siyang ibababa ng
yung bibitawan mo tapos bagsak kasi possible masira yung spring. Fuel tank capacity guys is 40 liters. Unleaded ang nilalagay natin every turnover namin, pero kung gusto niyo mag-higher octane, kailangan consistent siya. It's either 93, 95 or 97, kailangan all the way, yun na ang octane na gagamitin niyo. Then, sa door panel natin guys, yung retina texture. Then, dito sa armrest sa door panel sa likod, sa second row, it's more on leather. Then, speakers nga pala nito guys, is 6 speakers. So, 4 speakers and 2 tweeters. Regarding naman sa sound ng speakers natin, high quality. So, magandang quality ang magiging tunog sa loob. Material ng seat is fabric for the entry level. Then, meron siyang armrest dito. So, hindi ko lang mababa kasi may plastic, guys. Yeah. Try natin. So, masisira eh. Tapos, meron siyang 2 cup holders dito, guys. So, upo na ako sa second row. So, ang height is 5'6", guys. Kung mapapansin nyo, nakasagad na yung driver seat pa backward. Pero I have enough decent legroom. Actually, spacious nga eh. Luwag oh. So, yun yung isa sa mga best features ng Honda. Regarding interior space, maximize na maximize yan. Lalo na pag mga magta-travel kayo out of town, very comfortable ang magiging seating position nyo. Then, meron na tayong aircon vent dito sa middle section. Then meron tayong portion dito para lagay ng cellphone, probably coins or car scent. Pwede may lagay siya dyan. Then ang ceiling natin guys is light gray. So tour ko na kayo ngayon sa ating harap or sa driver's side. So, yung smart key nga pala natin guys is dalawa. So, meron siyang manual key for opening the door manually, and yung isang purpose nun is pag na-discharge yung battery mo, which is dun mo ila i-fit yung smart key yung manual key para at least ma-discharge yung battery mo, pwede mo siyang i-shift to neutral yung transmission. So, smart entry siya, guys. So, itong 3 lines na nakikita nyo, itatap nyo lang siya pag gusto nyo ilock yung unit. So, tutunog yun. The same time, iilaw yung mga tail lights and headlights and side turning lights. So, pag hindi siya umilaw at dito munog, ibig sabihin, meron pang pinto na hindi sarado. So, ugaliin natin na i-check natin lagi ang unit natin kung nakalock. Kasi ang pag-lock ng unit, guys, ang pag-check ng unit kung nakalock na is dito sa second row. Kasi ang pag-unlock ng unit natin pag mga smart entry na, basta yung smart key is within reach ng ating Honda unit, ilalagay lang natin ng kamay natin sa door handle. So tutunog siya. So safe naman siya gamitin kung saang side lang yung smart key, doon lang siya magpa-function. So kung nakalock pa yung unit at may gusto magbukas sa other side, hindi mabubuksan kasi ang smart key natin is nandito sa kabilang side, nandito sa driver side. So safe pa rin siya. So dito naman door panel natin sa driver side. So same ano siya, texture nung nasa likod na inexplain ko kanina. So for the power folding side mirror itself, pag adjust, ito yung kanyang knob, central door lock, window lock, and for the windows. Dito naman sa seats natin, sa front seats. So, same texture siya, so fabric.
Then, manual adjustment ang height. So, dito naman tayo sa dashboard. So, nandito na tayo sa front portion ng ating dashboard. So, unahin ko is yung steering wheel. So, sa steering wheel, guys, you retain ang texture ng ating steering wheel. The same time, dito sa middle section, glossy black ang kanyang buttons. Tapos, yung surroundings niya is glossy black din. For the audio control, then, matte black naman dito sa hands-free telephone assist. Then, for the adaptive cruise control and Honda Sensing, tong portion na to. Then, ang maganda nga rin pala dito, guys, naka-embossed yung pinaka-busina mo. Hindi siya yung naka-built-in dito sa spoke. So, ito is nakahiwalay. So, mas maganda siya tingnan. Then, tilt and telescopic. So, ibig sabihin, pwede siyang i-forward and back. So, fin-forward ko siya, pwede mo siyang up and down. So, pag na-adjust mo na yung steering wheel sa comfortable position mo, driving position, ilalak mo lang siya dito. Yan. So, nakalak na siya. The same time, meron siyang paddle shifter. So, all, across all variants, sa tatlong variants ng HR-V, may paddle shifters na siya. Same time, equipped na rin siya ng Honda Sensing. So, ang Honda Sensing, guys, it's more an additional safety feature na dinagdag ni Honda sa bawat units natin. So, hopefully, in the coming years, lahat ng units ni Honda is equipped na ng Honda Sensing. Yan. Then, push start button na siya, guys. So, apakan na natin yung brake. Pag gusto natin siyang start. And pag i-off na natin yung engine, pindutin lang natin itong button na to. Kahit di mo naapakan yung brake, mag-off siya. Touchscreen audio unit with Apple CarPlay and Android Auto ready. Via cord pa siya, guys. Then, hazard. Aircon buttons natin. Check ko lang, guys, kung may tao sa likod. Ah, may tao. So, hindi ko ma-on yung engine. Pero normally naman, nandito ang thermostat and yung fan. Then, yung ventilation niya, nandito na rin. Then, sa baba ng aircon buttons natin, meron tayong dalawang USB port. This is for the mirroring. Ito naman is for charging. Then, meron siyang open portion dito na pwede mong patungan. Pero, ang pinakamaganda niyan, guys, dito mo na siya ilagay. Yung mga wallet, cellphone. Then, meron tayong power outlet. So, pwede mong isaksak dyan yung dashcam. Basta plug and play, guys, safe siya. Hindi siya makaka-void ng warranty sa wiring. Then, ang maganda nga rin pala dito, guys, sa transmission portion ng ating Honda HR-V, naka-leather na yung texture ng ating shift knob and yung cover ng transmission. Then, park, reverse, neutral, drive, and sports mode. So, may paddle shifter siya, guys. So, kung drive or sports mode, pwede ka mag gear up or gear down hanggang 7 speed. Then, ang maganda rin dito, guys, yung connection nung center portion. Napaka premium design. Then, sa baba naman ng ating transmission, meron tayong 2 cup holders. Then, econ button. Hill descent control. Gagamitin natin to pag pa-downhill at sobrang tarik ng bababaan. Pag inon mo yan, hindi mo na kailangan umapak sa preno. So, hindi ka nagagamit ng brake. Magsa-self-adjust yung mga gulong ng HR-V to a slower motion.
So normally mga 3 to 5 kilometers per hour kasi yun yung lumalabas sa panel pag ginagamit ko yung hill descent control eh. Then electronic park brake. Gagamitin lang natin to pag magpa-park tayo na matagal or off na natin yung engine. So pag gusto mo siyang i-activate ang handbrake, pull up. At pag gusto mo siya i-release, press down. Brake hold, ito yung magiging handbrake natin pag stop and go tayo sa traffic. Ulitin ko guys, electronic park brake, pag magpa-park na matagal or off na natin yung engine, tsaka lang natin siya gagamitin. Ang brake hold is ito yung stop and go na handbrake. So, may mga symbols siyan dito sa panel. Makikita nyo naman siya guys. So, sa other vlogs ko, meron akong naka-on yung engine. Nandito kasi tayo sa showroom, so hindi ko ma-on yung engine guys, sorry. So, maamoy kasi yung ano, yung gasoline sa loob ng showroom. The same time, may mga clients tayo. Then, armrest natin guys is malaki. So napaka ano to, napaka convenient to lalo na sa mga driver, lalo na pag long drive. Makakapag-relax tayo kahit papaano. Console box. I suggest sa console box, dyan nyo ilagay yung mga cords natin, coins, pero maganda may lagayan ka. Kunwari, small tin can, car scents, and candy. Pinakamaganda candy, maglalagay ka. Lalo na pag medyo inaantok ka, dito mo lang siya kukunin. Then, dashboard natin, naka-leather na guys. Dito sa center portion. Pero dito sa upper portion natin guys, urethane. Then sa aircon ano natin, glossy black. Then may air diffuser siya. Ang air diffuser natin, so ito yung normal na paglabas ng hangin. Ito, it's more on separate ang airflow niya. So kumbaga parang sabog. So meron pa upper, pa center and pa down. Then glove box. So sa glove box guys, napaka-importante rin yan. Diyan mo ilalagay yung warranty booklet, owner's manual, hard copy ng insurance policy just in case you have one, and ORCR. Copy ng ORCR. Diyan natin lalagay sa glove box. So guys, for today's review or for today's vlog, so tapos na tayo guys. So just in case you have any concerns regarding low down payments, bank purchase order or cash discounts, even test drives or bank partners namin dyan na gusto kami mag-bank display, even parts and service appointment, feel free to text or call 0906-386-8937. Or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City, providing a hassle-free transaction to all customers since 2016. And kindly subscribe na nga rin pala sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos. The same time, pa-follow na rin ang aking Facebook page, Honda Cars Quezon City Best Deals, Ross Oliver Cruz. Yun lang guys, and hopefully makita ko kayo dito sa showroom and render my services to you. Just yun. Even sa comment section guys, comment lang kayo basta may concern at pag nakita ko, mag-reply ako. So guys, thank you and God bless.